Sa isang pahayag noong Lunes, ika-6 ng Nobyembre, taong 2023, ibinalita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nailatag na ang mga Implementing Rules and Regulations, IRR, ng Maharlika Investment Fund, MIF, sa kanyang pahayag. Sinabi niya, ang mga Implementing Rules and Regulations ng Maharlika Investment Fund ay nailatag na. Dagdag pa ni Marcos, agad na itatag ang korporasyon ng pondo matapos ang paglalatag ng mga alituntunin nito. Noong 12 ng Oktubre, ipinahinto ng Pangulo ang implementasyon ng Maharlika Fund upang ito'y pag-aralan pa ng mabuti. Noong 19 ng Oktubre, inipaliwanag niya na ang pagpapahinto ay naglalayong gawing perpekto at ideal ang organisasyon ng pondo. Iginiit niya na ang konsepto ng pondo ay maganda, at hindi ito dapat tingnan na pag-aambag sa kung ito ay tama o mali. Bilang pagtupad sa kanyang pangako, sinabi ni Marcos na ang MIF ay magiging operational bago matapos ang taong 2023. Sa huling balita, nailatag na ang corporate structure ng Maharlika Investment Fund, MIF, matapos ang finalization ng mga Implementing Rules and Regulations, IRR. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga Implementing Rules and Regulations ng Maharlika Investment Fund ay nailatag na, sa aming pag-aproba, agad kaming magtatag ng korporasyon para maging operational ang MIF. Kasama sa paglalatag ng IRR si Senior Undersecretary Elaine T. Masukat, Undersecretary Rodolfo John Robert C. Polatao IV mula sa Presidential Management Staff, PMS. At Undersecretary Leonardo Roy A. Cervantes ng Office of the Executive Secretary, OES. Dumalo rin si Government Service Insurance System, GSIS, General Manager Jose Arnulfo Veloso kasama si Office of the Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs Mr. Rafael D. C. Consing Jr. Nakasaksi rin sa finalization ng IRR ang mga kinatawan mula sa Bureau of Treasury, Office of the Deputy Executive Secretary for General Administration, ODESGA, at Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, ODESLA, bago ang ASEAN Gulf Cooperation Council, ASEAN GCC, Summit sa Riyadh, Saudi Arabia noong nakaraang buwan, iginiit ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang operasyon ng MIF bago matapos ang taon. Ang pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund ay itinuturing na isang mahalagang hakbang tungo sa pag-angat ng ekonomiya at kaunlaran ng bansa. Sa pamamagitan ng MIF, inaasahan na mapopondohan ang mga proyektong makakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Kasama na rito ang foreign currency investments, fixed income instruments, real estate, at iba pang infrastructure projects. Nakikita itong hakbang na magpapalakas sa ekonomiya ng bansa, kaya't ipinagpapatuloy ang mga pag-aaral at paghahanda para dito. Kahit sa unang pagbasa pa lang sa Kongreso, agad na ipinasa ang panukalang batas na magtatag ng MIF. Pinuri ito ng ilang mambabatas na kaagad na aksyon ang ginawa para sa nasabing proyekto. Ang pagtutol sa MIF ay mistulang Gino Joke Time, ayon sa ilang kritiko. Ibinukas nito ang mga isyo tungkol sa bilis ng proseso ng pagpasa. Sa loob lamang ng 18 mula nang isumite sa komite ang panukala noong 28 ng Nobyembre. Naaprubahan na ito sa 3rd pagbasa. Samantala, may iba pang panukalang batas, tulad ng guide bill para sa mga maliliit na negosyo, ay inabot ng mahigit 2 bago ito maging batas. Marami ang nagtatanong kung bakit ito'y ginawang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at kung ano ang mga dahilan sa likod nito.
Sa kabila ng mabilis na proseso, ang MIF ay patuloy na kinokontrobersya. Ang ilan ay nag-aalala na ang pondo ay maaaring gamitin para sa mga hindi makatarungan na layunin o para sa pansariling interes. Kasabay nito, nagkakaroon ng mga pag-aalala hinggil sa transparency at accountability ng MIF. Hindi malinaw kung paano ito itataguyod at paano ito papangalagaan upang hindi mapasama ang pera ng taong bayan. Ang Maharlika Investment Fund ay isa sa mga kontrobersyal na proyekto na patuloy na binabantayan at pinag-aaralan ng mga mamamayan. Hindi pa rin tiyak kung paano ito magiging bahagi ng ekonomiya ng bansa at kung paano ito makakatulong sa kaunlaran ng Pilipinas. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.